Yo, what's up mga kaibigan? Nalili na tayo magkwentuhan. Westbrook, desperado na daw. Owner ng Warriors, pinagmulta at posibleng epekto ni Ben Simmons sa NBA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So si Westbrook nga mga kaibigan ay ang unang MVP na na-trade ng tatlong beses sa tatlong magkakasunod na taon. Madaming nagsasabi na humihina na si Westbrook. Ngunit last season nga ay pinakita niya na may kakayahan pa din siya na mag-average ng triple-double. Ang mag-average nga ng 11 rebounds at 11 assists para sa isang point guard na may height na 6'3 ay hindi madalas. Kaya naman, bakit nga ba palaging nalilipat ng team si Westbrook? Ayon kay Frank Vogel, ito ay sa dahilan na desperado na umano si Westbrook. Ultimate competitor nga daw ito at sa estado umano ng career niya ngayon, tanging championship na lang nga ang kulang sa kanya. Kaya naman daw gusto talaga nito na malagay sa pwesto kung saan may pag-asa siyang magkampiyon. At ayon nga kay Frank Vogel, nasa tamang posisyon daw ngayon si Westbrook. At tama nga naman, meron na siyang mga All-Star MVP, regular season MVP, hawak na din niya ang record sa triple-double, kaya naman tanging ang championship na lang ang wala pa sa kanyang resume. At ngayon din sa Lakers ang pinakamalakas na pagkakataon ni Westbrook na magkampiyon o makaabot man lang sa NBA Finals since taong 2016 nang kasama niya pa si Kevin Durant. Ngayon ay tumungo naman tayo sa owner ng Warriors si Joe Lacob. Kahapon nga matapos na mag-trending ng Warriors dahil sa mga trade rumors regarding Ben Simmons, mabilis itong tinapos si Joe Lacob nang sabihin niya ang statement na hindi umano ito na babagay sa kanilang pinaplano. Bukod nga dyan ay questionable daw si Ben Simmons pagdating sa closing minutes. Andyan din umano si Draymond Green na halos parehas nga ang ambag kay Simmons at isa pa ang malaking sahod nito. At dahil nga dyan mga kaibigan ay pinagmulta siya ng NBA ng $50,000 for tampering. Naiintindihan nga natin na batas na ito ng NBA, ngunit minsan ay kasalanan din naman ng media members na nagtatanong at sumasagot lang talaga ang mga tao na nasa loob ng NBA community. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang posibleng epekto ng ginagawa ngayon ni Ben Simmons. So paglilinaw lang, ano nga bang ginagawa ngayon ni Ben Simmons? Imbis nga mga kaibigan na sagutin ang tawag o batikos ng mga fans sa kanya na magpagaling o kaya naman mag-improve ng kanyang jump shot, ang ginagawa ngayon ni Ben Simmons ay hindi kinakausap ang kanyang team na pinirmahan niya ng kontrata in the first place. Bukod nga sa very unprofessional ito dahil under contract siya, posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa future ng NBA. Posibleng makita natin ang mga future star players na pilitin ang kanilang mga team na i-trade sila sa big market teams o kaya naman sa mga team na gusto nilang patunguhan. At malamang iisipin ng iba, pwede naman yan bawian ang kanilang kuponan, i-trade mo na lang siya sa mahinang team. Ngunit paano nga kung sabihin ni Simmons na hindi ako maglalaro hanggat hindi ako nalilipat sa team na gusto ko? Eh di wala na nga mga kaibigan subok makipag-trade sa kanya dahil hindi din naman ito maglalaro. Kaya naman no choice ang team na may hawak sa player kundi ang i-trade ang player sa gusto nilang team. Dahil kapag hindi mo nga ito linipat, hindi siya maglalaro. Kapag hindi naman siya naglaro, pwede mo siyang ipagmulta. Ngunit hindi nga nito matatapatan ang sahod na nasasayang ng team. So sa madaling sabi, mapipilitan kang sumunod sa player kesa naman hindi mo mapakinabangan ang pera na binabayad mo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.